Hello guys, magandang araw sa atin lahat. Nagbabalik muli si Galidotik. Ngayon po, meron po akong ayusin na rice cooker. At meron po akong tutorial about sa paano tayo mag-repair ng rice cooker. Bago ang lahat, kailangan ang step number 1 guys ay itest po natin itong IC cord. Dapat meron ito na resistance. Ang ibig sabihin, kung mayroon resistance, ibig sabihin guys, pag mayroon resistance ito na IC cord, means buo ang kanyang IC cord, buo ang kanyang switch, buo ang kanyang thermal fuse, buo ang kanyang heater. At kung wala naman resistance itong atin na IC cord, ibig sabihin guys, sira ang kanyang IC cord, maaring sira ang kanyang thermal fuse, maaring sira ang kanyang switch, maaring sira ang kanyang heater. Yan po ang ibig sabihin sa pag-resistance natin. Yan po ay simpleng pamamaraan at simple lang ang pag-repair or basic lang sa pag-repair. Ngayon guys, umpisahan po natin para sa ating pag-test sa resistance sa IC cord. Naka-range tayo sa tin. Okay guys, ito ga. Ito po. Ngayon, i-switch po natin ang kanyang switch. Tingnan nyo guys, wala siyang galaw ang ating pointer sa analog tester. Ibig sabihin, napaisip natin na maring sira ang IC cord, maring sira ang switch, maring sira ang thermal fuse or heater. Pero bago natin iisipin na yun po ang kanyang sira, ay buksan po natin ang rice cooker para makita natin kung ano ang kanyang nasa loob, kung anong mga problema niya. Kasi mayroon po yan na gamit sa pag-test kung paano tayo mag-repair kahit hindi tayo dumaan dito sa IC cord na naka-direct. Okay, buksan po natin guys para makita po ninyo. Kaya guys, huwag po natin kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Galidotik, para kung mayroon akong bagong upload, madali nyo pong sundan. At saka i-shout out ko muna ang aking kaibigan, si Katong Vlog. I-subscribe nyo po ang kanyang channel at manood para madagdagan rin ang kanyang viewers. Siya po ay andyan na ngayon sa Manila, nagtrabaho. Yan po guys ang kanyang nasa loob. Ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-repair. Ang unahin natin guys, ito po ang ating IC cord para makita po ninyo na kung ano ang kanyang step by step sa pag-repair. Unahin natin guys ang kanyang IC cord. Test po natin to guys, IC cord, para mas madali natin maisip na paraan. Mas madali natin ma-analyze sa pag-repair. Kailangan analyze. Yan po guys. Ito guys, sa gitna, wala po yan connection. Dito lang yan sa dalawa, may connection dito. Okay. Kita nyo ang analog. Ganyan, naka-range tayo sa tin.
dito guys, test natin dito. Pag may galaw, ibig sabihin okay. Okay, good. Yan po guys ang pag test. Hindi makita, ganun. Okay, ulitin natin. Ayan, may galaw. Tapos dito guys, dapat wala siya galaw. Ibig sabihin wala siyang shortage. Tapos baliktad natin. Dito tayo. Oh, may galaw. Ibig sabihin good ang kanyang linya sa PC cord. Ngayon, lipat natin sa kabila, dapat walang galaw. Okay, ibig sabihin good ang kanyang AC cord. Ngayon, dito tayo. Okay, wala siyang galaw. Ibig sabihin, hindi siya shortage. Ngayon guys, ang gagawin natin ay doon tayo sa loob ng rice cooker. Tingnan natin. At itest po natin kung anong problema. Ito na guys. Ituro ko po sa inyo kung saan ang kanyang thermal fuse. Ito po guys ang kanyang thermal fuse. Ituro ko po ito. Ngayon ang thermal fuse guys ay para siyang fuse, dapat mayroon siyang resistance. Ngayon itest natin. Okay guys, itest po natin ang kanyang thermal fuse kung buo ba, kung meron ba siyang resistance. Dapat guys, meron yan, resistance. Dapat gumalaw ang ating printer, na ibig sabihin buo. Pag hindi gumalaw, ibig sabihin open ang ating thermal fuse. Ayun guys, wala siyang resistance. Ibig sabihin guys, sira ang ating thermal fuse. Ngayon guys, ituro ko po sa inyo kung paano tayo mag-test sa sa kanyang heater. Pero naka-rinse din tayo sa times 10. Ito po ang kanyang heater guys. Ito heater po ito. Ang pag-test sa heater guys ay resistance din. Okay, itest natin ito. Times 10 tayo. Yan guys, ang ibig sabihin buo ang ating heater. Ang problema nito guys ay ang kanyang thermal fuse open. Ngayon, papalitan natin. Meron akong thermal fuse. Ito guys, ang aking thermal fuse nasa loob. Buksan ko muna ito. Yan guys, ang aking thermal fuse sa rice cooker. Ngayon guys, itest po natin ang thermal fuse para makita ninyo. Dito tayo. Ito guys, test natin. Pag gumalaw yan, ibig sabihin good. Ayan, yan po guys, good. Ito ang pag-test ng thermal fuse. Okay, ikabit natin guys. Okay guys, naayos din sa wakas ang aking ni-repair na rice cooker. Ngayon po ay atin na po i-test ang ito na AC cord kung meron na siyang resistance. Pag may resistance na, ang ibig sabihin ay gumana na ang ating rice cooker at buo na ang kanyang thermal fuse, AC cord, heater, switch. Tingnan nyo po guys sa kanyang analog tester kung gumalaw ba siya. Ayan guys, yan po ang kanyang sekreto o technique na dapat natin i-test itong AC cord na may resistance dapat. Yan po guys.
Yan po ang pag-repair ng rice cooker. Ngayon po ay atin po isaksak itong easy curve para makita natin na may power na siya. Ayun guys, may power na siya. Ayun guys, may power na. Ngayon, switch on po natin. Ayun guys, ibig sabihin guys, okay na siya. Gumagana na ang ating rice cooker. Ngayon po, hanggang dito na lang po ang aking tutorial about sa pag-repair ng rice cooker. Kaya huwag po natin kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel para kung meron akong upload, madali yung sundan. Okay guys, salamat.